The witness of failure for two farmers. Meron dalawang farmer. Meron dalawang nagtatanim. Meron po tayo sinasabi po dito kung bakit hindi nagtatagumpay itong dalawang pagsasaka na ito o itong dalawang farmer na ito. Okay? Number one, the sower who woulds not sow. Yung isang farmer na kung saan hindi nagtatanim. So obviously, kapag ikaw, magsasaka ka, hindi ka nagtatanim, wala mangyayari sa buhay mo. Amen po ba doon? Amen. Amen po ba doon? Amen. Nakakita na po ba kayo na magsasaka na umanim? Na hindi naman nagtanim? Nakakita na po ba kayo, no? Wala ano? Kailangan talaga magtatanim ka para na siya ganon, itong tinanim mo ay anihin mo. Okay? Sabi po dito, he not observed that the wind will not sow. Sinang naghihintay ng hangin sa pagkahasik, hindi talaga makakapagtanim po yan. So, kung titignan po natin dito, sabi dito, ang naghihintay ng pagtigil ng hangin ay di kailanman na maghahasik ng kanyang bini. So, anong ibig sabihin po nito? Larangan, sa larangan po ng buhay po natin. Sometimes in our spirit, we become an observer of the words of Jesus. We learn something from the words. Natututo tayo sa salita ng Diyos na pinakikinggan po natin, pero marami po sa atin kung minsan ang problema, hindi natin tinatanim yung binhi na nasa kamay natin. Yung words na nasa puso mo na, kung minsan, hindi natin ito na ibabahagi sa buhay ng ibang mga tao. We keep our mouths shut. Laging nakatikom yung bibig po natin para i-share o ibahagi yung salita ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, every time na binabahagi mo ang salita ng Diyos, mayroong biyaya na kanakip ang mga salita ninyo. Ang hindi mo alam, you speak blessing. You speak blessing. When you preach the word of God, you speak blessing. So ang sabi ng Lord, kung ikaw ay nagpapahayag ng kanyang salita, hindi ka magkukulang sa mga bagay na baka kailangan mo. Ano sabi ng Biblia? Saan man ipinapahayag ang salita ng Diyos, ito isa sa maaaring niya ng tanda, himala, at kababalaghan. So God is my blessing. Sa mga tao na nagpapahagi ng salita ng Diyos, kung hindi mo hahayaan na nandito lamang yung salita at hindi mo itinatanim sa ibang tao ang salita, gusto mo malaman mo, mahirap talaga dumating ang biyaya. Kaya nga, alam niyo po ba, ang sabi po ng Biblia, within our mouth, life and death, kung ano yung bagay na pinapanggit mo, yun ay magbubunga sa buhay mo. At siya rin ang aani nito. Amen. Okay, pakinggan niyo po ito. Minsan mas gusto pa natin yung kwento na nakakasira sa buhay ng tao. Pero ang hindi po natin alam dito, while you share the words of God, while you share the wisdom of God, ang hindi mo alam dito, blessing ang kapalit doon sa iyo. Because you do labor to God, at yung labor na yun will be paid by God. Babayaran sa iyo ng Panginoon. Ngayon, kung hindi words, o sabihin po natin, mga bagay na nakakasira sa kapwa, yung iyong kinukwento, it earns you first. Kaya hindi nyo po napapansin. Marami sa kababayan po natin naghihirap. Kasi pagkagising pa naman po ng umaga, iba na yung kanilang mga kwentuhan. At hindi ka malulugod sa kanilang mga kwentuhan. At gusto ko manaman po, kung gusto mong sumigla, kung gusto mong magkaroon ka ng great joy, at kung gusto mo na papalain ang buhay mo, sa umaga pa lang pagkagising, practicing mo na yung nabi mo na sambitin yung mga salita ni Jesus Cristo sa mga kapitbahay mo. Amen. 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 Sino po dito gusto pagpalain ang buhay? Amen. I thank you, people of God. Dineteo kita sa oras dito, pagkagising mo pa lang sa umaga, lumipat ka na doon sa kapitbahay mo, ishare mo yung napakinggan mo ngayon sa kanila. Pag hindi pinagpala ng Diyos ang buhay mo, gusto kong malaman mo, hindi totoo itong Diyos na ito. Pero, kapag pinagpala ng Diyos ang buhay mo dahil lagi magdala sa kaibigan mo, sa mga tao sa kapaligid mo, yung pagsishare ng salita ng Diyos, gusto kong malaman mo, yung biyaya ng Diyos sa iyo, dalaloy yan.